nang inabot ng isang binatilyong rider na ng bato sa nakagitgitang kotse sa Marcos Highway sa Antipolo City. Pinabulaanan naman ng mga sakay ng kotse ang paratang ng pambubugbog. Nakatutok si Susan Enrique. Mga galos at sugat ang tinamon ng isang 17 taong gulang na rider matapos di umunoy banggain at bugbugin ng tatlong lalaking sakay ng isang kotse sa kahabaan ng Marcos Highway, Antipolo City. Bigla po silang kumat na lang po ng sobrang bilis po nang wala pong signal light, papunta po dun sa lane ko. May screwdriver po ako sa motor. Then kinuha ko po, then binato ko po sa salamin ng kotse po. Then umalis na po ako, marurot na ako bigla. Nagulat na lang ang biktima nang habulin pa siya ng kotse at banggain daw nito. Pagbaba ng tatlong sakay nito ay pinagtulungan pa daw siyang bugbugin. Wasak din ang motorsiklo niya. Nahabol po nila ako. Tapos bandang sa Samsonville po, dun po, binangga po nila ako. Yung talagang gusto ko lang po sana, hihinto na po ako sana sa gilid, nasa gutter na po ako. Kaso po bigla po, tinuluyan po talaga nila ako. Tapos pagkabagsak ko po, akala ko okay na po. Biglang nagsitakbuhan sila sa akin. Tapos yun nga po, pinagtatadyakan ako. Kwento naman ng isa sa mga diumanin ng bugbog at driver ng kotse, hindi nila binugbog at hindi rin daw nila binangga ang motorsiklo. Nag-u-turn po siya doon, tapos dire-diretso po ako. Hindi ko po siya pinagbigyan na parang makag-go. Ang ginawa po niya, pagdating po sa tapat ng Santa Lucia, may barrier po doon nakaharang sa gilid, sa island. Noon po niya ako binato ng school ang sinasabi niya. So ganun po, hinabol po namin siya kung bakit niya kami binato. Hinigilitan na po namin siya para tababi po siya. So ang ginawa ko niya, may lumabas sa Samsonville na sasakyan, nataranta na po siya, napagano po siya sa amin. Kaya, ano po yung side mirror namin? Nalaglag po yung side mirror namin, nagkasgasan. Kasi kung ibang binangga ko po siya, bumper po yung maano sa akin. Nakilala ang dalawa pang umunoy ng bugbog na si Ryan Gamir at Ken Advincula. Pero ayon sa mga nakasaksi sa pangyayari, pagharap ko, nakita ko na siya na sinipa lang talaga siya nung malaking mama yung kalbo. Kasi tatlo sila. Ayon sa pulisya, dahil magkaiba ang kwento ng dalawang panig, naghahanap sila ng CCTV na isa sa matibay na batayan sa nangyari. Plano rin daw na magkabilang panig na magsampa ng reklamo. Bali po ang kaso na ano yun po nila, yung reckless imprudence, resulting to damage to property, malicious mischief, saka yung mauling incident po. Pwede po silang mag-usap. Kung sakali po na, ano, kung hindi naman po, isampan po natin yung kaso para alaman kung sino po yung totoo ng sasama. Kaya magsasampan po kami ng kaso kasi minor po yung anak ko. Pili kami may pag-ayos sa pamilya, ma'am. Sige po, kung magreklamo sila, para sa rights po nila yon, side nila yun, magre-reklamo rin po kami na para din po sa amin. Nasa ospital ngayon ang biktima at nagpapagamot sa tinamong pinsala sa katawan. Susan Enriquez, Nakatutok, 24 Oras.